Hindi raw dapat basta hulihin kundi sunugin na ang mga sasakyang lalabag sa batas trapiko. Yan ang inirekomenda ng isang mambabata sa pagdinig kaugnay sa emergency powers kontra traffic. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Sa datos na ipinakita ni SAMA Representative Edgar Sarmiento sa pagdinig na House Committee on Transportation, kaugnay sa hiling na emergency powers para kay Pangulong Duterte para malutas ang problema sa trapiko, araw-araw raw halos 1,000 bagong sasakyan ang naibebenta sa bansa base sa record ng Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines Inc. Kaya paano raw na hindi magkakatraffic lalo na sa Metro Manila? Ang rekomendasyon ni Sarmiento sa Department of Transportation, itigil muna ang pagbebenta ng mga bagong sasakyan. Are you willing, Mr. Secretary, for a moratorium of the sales of car? It has to. While we are building the modern infrastructure. Isa pa niyang rekomendasyon, gawing one-way ang mga pangunahing lansangan habang itinatayo ang mga bagong infrastruktura kontra traffic. Si Marikina Representative Bayani Fernando, na 8 taong naging MMDA chairman, naniniwalang kulang ang mga pampublikong sasakyan. Kaya imbes daw na maghigpit sa pagbibigay ng prangkisa, gawin daw radikal na lang ang parusa sa mga lalabag sa batas trapiko. Next time, pag nahuli ka, sunog na kagad ang unit mo. Wala na, no questions asked. Sunog na. And I think pag nakahuli ka ng 10, in my experience, ha, pag nakapagpasunog tayo ng 10, nako, titigil na yan. Hindi nila kayang isugal yung kanilang unit. Pero sabi ni Cebu Representative Raul Del Mar, hindi lang dapat Metro Manila ang sakop ng traffic emergency powers. Problema rin daw ang traffic sa Cebu. Cebu voted worst place to be a driver. Worse than Manila. So certainly, there is merit in including Cebu. May 10 panukalang batas para sa traffic emergency powers na dinidinig ng House Committee on Transportation. Nanindigan ng Department of Transportation na kailangan nila ang emergency powers. Kasama rito ang kapangyarihang makapagpatupad ng mga proyekto nang wala ng bidding at mabuksan ng mga pribadong subdivision sa mga sasakyan. 2 taon lang naman daw ang hinihinging emergency powers. We will be FOI compliant in the aspects of our efforts in endeavor to undergo and undertake the grants given under the emergency power. Hindi ho absolute, hindi capricious, at certainly not whimsical. It will also be guided by the spirit of law and by the spirit of the Constitution. Pero di lahat ng kongresista kumbinsido. In effect, what you're saying is, we want to do our job unhampered by all laws, which is not a specific grant of an emergency power, but blanket authority to completely disregard laws when you want to disregard these laws. And that's the problem. In principle, I agree to the grant of emergency powers, only that we want it to pass the test of constitutionality. Nais din daw pagtuunan ng pansin ng DOTR ang problema sa car plates. May 6.6 million backlog pa rin kasi ang LTO, kaya taabutin pa ng 2017 ang pag-release ng bagong plaka. Tina Panganiban Perez, GMA News.